Okay, magandang araw sa inyong lahat mga bro. Welcome back sa ating channel. Sa araw na ito, medyo pagod din tayo. Marami tayong nagawang CRT. Tapos merong mga LED TV. Backlight naman. At saka minor lang yung mga problema. Hindi ko na ginawan ng video. Sa ngayon, ito yung gagawan natin ng video. About ASR na naman. Napakaganda siyang pang-test mga bro ng capacitor, lalo na sa electrolytic, kahit naka-in-circuit siya. Pero meron akong nakitang kahinaan ng ASR na ito, at yun yung tatalakayin natin sa video na to mga bro. Bali mag-head-to-head sila ng ating DIY capacitor tester. Okay mga bro, umpisan na natin. Ito na mga bro, umpisan na natin. May mga sira tayong capacitor dito, pero hindi natin itetest lahat, kahit ano lang muna yung itetest natin dito. Kahit apat lang na capacitor. Ito yung mga nagpalitan ko na sirang electrolytic capacitor. Unahin natin itong (2,200/25). Pag ganito matatas na value, ano na to, sagad na to sa ating ASR. Ito oh, ni ayaw nang pumalo. Ibig sabihin, tuyong-tuyo na ito. Kahit na i-check natin sa ating DIY, wala na din tong spark, din na din to nag-charge. Ayan o. Check natin doon sa kuha tayo ng buo na ganito, 2,200. So, sira sa ASR, sira din sa ating DIY. Ito, 2,200. Yung ano niya, mas mataas nga lang ng konti by 35. Ayan, 35. Check muna natin sa ating ASR. Kanina, ni wala na siyang palo, yung sira. Ito, ayun o, sagad na sa zero. Check natin sa ating DIY. Ayun o, isa pa. Ito, 1,000/25. Check natin sa ASR. Ayun, nasa pagitan na siya ng ayun, nasa 3 siya. Check natin sa ating DIY. Ayun, wala na siyang spark. 1,000. Kuha naman tayo ng gumagana dyan na 1,000. Ito, bunot lang to, pero gumagana siya. Check muna natin sa ASR. Pag 1,000, sagad na din yan sa 0. Ayun o. Check natin sa ating DIY. Ayun o. Oh. Pa. Buo sa ASR, buo din sa ating DIY. Isa pa. 470. Ito yung nagpalitan natin ng ano noon sa ginawan natin ng vlog. LED TV. Check natin sa ating ASR. Ayun, pumalo naman siya, kaya lang konti na lang. 470, halos mag zero na din to. Check natin sa ating DIY. Ayun o, may kunting spark, wala.
So, sira sa ASR, sira din sa ating DIY. Kuha tayo ng buo. Ito, buo to, bago. Check muna natin sa ating ASR. Ayan o, sagad na din sa zero. Check natin sa ating DIY. Ayan o, lakas. So, buo sa ASR, buo din sa ating DIY. Okay, sana lang. Itong mababa naman, 1 microfarad by 50 volts. Pag ganitong mabababa na, hindi na ito sumasagad sa zero. Ayon dito sa ating chart is 1 by 50, nasa 2 siya. So, nasa pagitan yan ng 2 at 1. Check natin sa ating ASR. Ayun, nasa 4 na lang siya. Pumalo naman, pero nasa 4 na siya. Check natin sa ating DIY. Pag ganitong maliliit, nag-i-spark din to, kaya lang, konti lang yung spark. Hindi masyadong malakas. Sira sa ASR, sira din sa ating DIY. Kuha tayo ng gumagana na 1x50. Ito 1x50, bunot lang to, pero gumagana to. Kanina pumalo siya ng pagitan ng 4 at 3. Ito naman, nasa pagitan ng 2 at saka 1. Check natin ngayon kung magkarga siya. Kanina, walang spark yung ating tines, nasira. Ito naman. Ayun. Normal nang lang na ganyan kasi maliit lang yung kanyang capacitance. Yung 1x50, yung spark ng 1x50 at 1x160, 1x250, syempre mas malakas yung spark nung mas mataas yung kanyang value kasi mas mataas yung kaya niyang i-store na voltahe. Kaya, kung sa ASR tester natin, kinakabisado natin dito yung depende sa value, depende sa microfarad at sa rated voltage, kinakabisado natin kung hanggang saan yung kanyang palo, kung gaano kababa yung kanyang ASR. Pag mababa yung kanyang ASR, is mas maganda. Pero wag lang shorted ha, kasi kapag shorted din yung capacitor, talagang mababa na yung . Samantalang sa ating DIY, kinakabisado naman natin dito, depende yung value niya at saka yung rated voltage, yung charging niya. Ang kagandaan lang dito is actual niyang kinakargahan yung capacitor, kung talagang nagkakarga ba talaga siya. Yung actual na voltahe na yung pumapasok. Kaya maganda din to. Ang disadvantage lang is kailangan mo pa siyang bunutin. Pero kung accuracy, napaka-accurate nito mga bro. Sa tagal ko na itong ginagamit mula pa 2006 is wala pang nakaligtas dito na capacitor. Kaya bago kayo magbunot ng capacitor, mas maganda muna i-analyze nyo yung circuit, mag-voltage checking kayo. Ako, kapag bago ko bunutin yung capacitor, is may duda na ako sa kanya eh. May mga test tayong ginagawa, magbo-voltage checking tayo. Pag mababa yung voltage, tapos may nare-reading tayong ripple voltage, magdududa na tayo ng capacitor yon. Pero kapag yung circuit naman is wala siyang voltage, check natin, baka naman may shorted. Kasi kapag nag-test tayo ng, halimbawa, nag-test tayo ng capacitor, halimbawa lang ito . Hindi tayo nag voltage checking. Ang ginamit natin is itong ASR agad. Tapos meron palang shorted doon sa circuit. Halimbawa, itong pinagkabitan ng capacitor. Check nyo . Ayan, nasa zero siya. Halimbawa, yung pinagkabitan natin nitong capacitor nito is may shorted sa kanyang circuit. May shorted sa kanyang
may short doon sa kanyang circuit, o kaya short mismo yung capacitor. Ayan, pinag-ano ko siya, pinag-buhol ko siya. Siyempre, ang reading niyan sa capacitor, sa ISR natin is 0 pa rin. Ayan o. Zero pa rin. Pero kapag nag-voltage checking tayo, may shorted, automatic zero yung voltage nun. O kaya sobrang baba. Nakabuhol na yung kanyang dalawang paa, sagad sa zero. Tanggalin natin. Tanggal natin yung pinagbuhol natin. Pag tinis natin, ganun pa rin, sagad pa rin. So wala siyang pinagkaiba doon sa good yung kanyang ESR at saka yung shorted. Pero kapag nag-voltage checking tayo, ina-analyze natin yung circuit, siyempre, hindi tayo malilito. Pero kapag nagduda tayo at ginamit natin yung ating DIY, halimbawa, malalaman natin dyan na yung capacitor kasi nag-charge siya eh. So, ayun. Kuha naman tayo ng mga capacitor na yung meron ako dito na kain circuit. Ito yung sakit ng ano to, sakit ng kunin natin yung sharp na board. Sakit ng sharp ito eh. Test natin sa in-circuit yung ASR. Ito yung 100 by 160 filter ng B+. Sharp na friendly ito. Itetest natin ng in-circuit. So, pag 100 is halos ano na yan, nasa below 1, nasa point lang. Ayon sa ating charts is nasa point, 0.2. So, ito siya. Ayun o, pumalo ng nasa pagitan lang ng 3 at saka 4. Tanggalin natin sa pagitan ng 3 at 4. Ayan. Ito, nasa pagitan ng 3 at 4, 100 by 160. Ito, bago ko tanggalin, nagbo-voltage checking na ako dito, nalalaman ko na agad nasira ito eh. Voltage checking pa lang. Ayan, nung tinanggal natin, same din yung kanyang reading, nasa pagitan ng 3 and 4. So, napakagandang pang-test mga bro, in circuit, napakalaking points yun para sa ating ESR. Nakaka-save tayo ng time. Yung pagbunot pa lang ng capacitor is medyo ano na yun, lalo na kapag yung mga capacitor na nasa loob ng heatsink, mahirap bunutin. Ito, maghanap tayo ng capacitor na ito naman yung sa LG ito, merong 100 UF dito na pero mas maliit siya. Ayan, check natin kung gumagana yan. Check muna natin ng in-circuit. Ayan pumalo siya, nasa 0.2. Check natin, tanggalin natin sa circuit kung hindi magbago yung kanyang reading. So, nasa 0.2 yung kanyang reading kanina. Ngayon naman natanggal na is ganun pa rin. Same yung kanyang reading. So, napakagandang pang-test talaga mga bro. Ito ang ating ESR tester. Ngayon, check natin sa ating DIY. Unahin natin itong sira. 100 itong galing sa sharp. Charge natin. Ayun nagkarga pa naman siya, kaya lang para sa value nito na 100 by 160, dapat malakas na yung yung charge nito kasi mas mataas na yung kaya niyang i-handle na boltahe. I-compare natin ngayon doon sa gumagana na same value din. 100 by 160 din siya. Ayun
Narinig niyo ba yung tunog niya at saka yung spark niya ng lakas? Isa pa. Ayun. So, sira sa ASR, sira din sa ating DIY. Gumagana sa ASR, gumagana din sa ating DIY. Kaya lang, ang nakita kong kahinaan niya mga bro, is ito na. Sabihin na natin yung kahinaan niya. Kapag nag-test ka naman ng below 0.47, halimbawa, check natin dito, 0.47, ito, meron akong ipapakita dito na capacitor na sira ito eh. Yung 224, natetest pa naman nito. 220 nano. Ito, Mylar, yung ano natin. Yung itetest natin ngayon. Ayan, no, na-check pa naman niya yung 224. Ayan. Kaya lang, yung mga 104 pababa, ano na yan, medyo mahihirapan siya. Halimbawa, check natin itong ito, point po, itong itong 0.47 na to. Ito yung nagpalitan ko na ng ano dati mga bro. Mylar na 0.47, bali 470 ano to eh, 470 nano. 470 nano. Check nga natin sa ating digital. O oh, tama, 470 na na. Ah, ito yung ito yung sira na ano, sira na ayun oh, sira na ano yan, sira na Mylar. Pero dito, buo pa yung reading niya. Buo pa yung kanyang reading. Pero pag tinest natin sa ating capacitor tester, yan, nakapang ceramic mylar na yan. Steady na yung kanyang ilaw. Charge natin, hindi na siya nagcha-charge. Oh. Ito naman yung gumagana na same value din, 0.47 din to. Ayun o, 0.47. Check natin dito sa ating DIY. Dapat iilaw tapos mamamatay. Ayun o. Pag nagkarga na siya, is mamamatay yung kanyang ayan, nagkakarga siya. Hindi naman totally mamamatay, pero nagkakarga. Low voltage lang kasi itong Mylar na to eh. Nasa 63 volts. Pero yung kanina, steady na yung ilaw, hindi na magkarga. Pero pag tinest natin sa ating ASR, is buo siya.
Ayan o. Buo siya. Buo na parehas yan. Mag-check tayo ng ano, ng ibang nasa circuit. Ito yung nasa circuit na 0.47 by 63 volts. Pag chinik natin sa circuit yan, ayun o, buo din yung kanyang reading. Tapos kapag nagtest tayo dito sa ating ASR ng mga ano na below, halimbawa itong mga nagpalitan ko to galing sa horizontal, ang value is 202. And pag tinis ito, open ito, ah, open. Ayan o. Hindi na niya matest yung mga mababang value. 152, mas lalo na yung mga 471, mga bababa na yung value niya. Ayan. O. Check natin yung gumagana. Ito gumagana to. O, gumagana to, pero wala pa rin siyang palo. Pero check natin sa ating DIY. Ayun o. Umilaw, tapos lapit natin para makita nyo yung ilaw. Ayun. Tapos mamamatay din. Ito yung gumagana. Tapos yung sira. Ito naman yung sira na tinesting natin kanina na hindi matest ng ASR. Ayan o. Wala na. Ni kunting ilaw. Wala. So, open. Mas lalo na tong mga mas mababa pa. Kagaya nung ceramic na to. Na ano lang to. 471. Sakit pa naman ng ano mga to mga bro. Yung mga naka... parallel doon sa diode ng ano natin, secondary. Sakit ng Philips at saka Sony. Pag nag-leak yung mga ganitong ceramic, yung iba hindi mo siya mapag-B+ o kaya pumipitik-pitik lang yung kanyang B+. Sakit ng Philips at saka Sony. May mga video na akong nagawa na ganito lang yung sira. Mas lalo na to yung mga mababa, masyado ng mababa. Wala na o. Yung 202 pa nga lang, hindi na niya mababasa eh. Pero dito sa ating DIY, sobrang liit lang ang ilaw nito, pero iilaw siya. Pansin niyo yung ilaw. Yun, ilaw siya, pero mamamatay. Ganun lang yung kanyang ilaw. Ganun lang. Pag steady yung ilaw, leak. Pag hindi umilaw, open. Ito mas mataas ng konti, 473, bali 47, ano to, 47 nano. Check natin kung kaya ng ESR. Pero sa tingin ko, baka awala. May konting pitik naman. Konti lang. Napaka-konti lang yung pitik niya. Pero check natin sa ating DIY. Yun. Mag-charge siya. Ganun din. Pagsira din ito, steady yung ilaw. Tapos, pag hindi umilaw, open. Hanap pa tayo ng ibang mahirap din tanggalin yung mga capacitor na ganito kasi meron pa siyang pandikit. Samantalang kapag sa ASR,
is napakalaking bagay mga bro. Halimbawa ito, ang value nito is 100 microfarad. Hindi mo na siya kailangang bunutin. Ayun, makikita mo na yung ano niya, reading niya. Pag tumaas yung kanyang resistance or ESR, is magduda ka na. Ito, pag tinanggal mo, pag binalik mo, hindi na maganda yung pagka balik niya. Okay mga bro, tama na siguro yun na ano natin. So, bagamat napagaganda siyang pang test ng electrolytic capacitor, ang kahinaan lang nito is pagdating na sa mga mabababang value. Mga mylar, mga ceramic, polyester capacitor. Yun na yung kanyang dimatest. Pero yung pagtest pa lang ng in-circuit electrolytic capacitor is napakalaking points na yun mga bro. Mas marami namang porsyentong nasisira is electrolytic kaysa ceramic, mylar, and polyester. Pero kung meron din kayong DIY, mas maganda na mag-partner sila. Kasi yung mga natetest natin na capacitor, halimbawa, yung value is pumapalo dito sa gitna. Kaysa i-compare mo pa siya sa gumaganang capacitor, mas maganda i-charge mo na lang siya dito. O kaya kung may duda ka, i-charge mo na lang sa dito kasi nabunot mo na eh. Kaya napakagandang mag-partner mga bro ito. Itong ESR. Kaya kung gusto nyong magkaroon nito, marami nang nabibili dito. Marami na ding kung gusto nyo ding mag-DIY, marami na ding nabibiling kit nito sa Lazada at Shopee. Pero kung bakit ito yung gusto ko is yung gumawa kasi nito na vlogger din na si bro Marco Francis 713 Mix Vlog is pangatlong ESR na niya to, iba-ibang modelo at ayon sa kanya is ito daw yung pinakamagandang ESR para sa kanya at mas matibay, hindi basta-basta nasisira kapag na-i-test niya sa hindi pa na-discharge na voltahe. Pero yung mga matataas na voltahe like sa 400 volts na capacitor, siyempre ingat-ingat din tayo. Kaya ito kahit na DIY lang is napatunayan ko na maganda rin to mga bro. Kung gusto niyo magpagawa sa kanya, puntahan niyo yung kanyang channel at i-PM niyo siya. Ngayon kung kursonada nyo naman itong ating DIY, ito kapag gumawa ka dito is halos recycle materials lang mga bro yung mga nagamit dito, hindi ka pagagastos ng 50 pesos dito. Yung casing niya is ano lang ng charger ito. Puntahan nyo na lang yung video ko na na-upload ko pa noong una pa akong mag-vlog. Puntahan nyo na lang yon, nandun yung diagram. Hindi ko maharap na gumawa ng mga bro ng mga DIY. Kayo na lang yung gagawa para mapaganda pa ninyo yung design. So, ito mga bro, hanggang dito na lang. Sana may natutunan kayo sa ating video. Kung nagustuhan niyo yung ating video, please like and share and subscribe na din sa mga hindi pa nakasubscribe. Maraming salamat po.